Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So it's me again, Nicole, back and again with another video. So today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga inukay ko on Facebook. Ito yung mga pages sa Facebook kung saan sila nagbibenta ng mga murang damit. So parang in short, ukay-ukay siya pero online. So alam naman natin, di ba, pandemic, hindi pa tayo makalabas. Oops, galit si kapitbahay. So, alam naman natin na pandemic ngayon, hindi pa tayo makalabas. So, yeah. Ililink ko na lang sa description box kung sino yun, kung anong mga shop yun sa Facebook or Facebook page. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So, the first thing that I got here is this parang vintage dress. Hey! Ang ganda nito. Yan. I-flash ko na lang dyan kung magkano sila. Pero, yung price naman nito ay nagre-range lang sa 80 to 150. Wala nang tataas doon. So, ayan. Yan. And, eto, may ganito siya dyan. Bali, doble-doble siya. Bali, dalawa. Doble-doble. Dami naman. Yan. Eto siya. So, eto yung try-on. Susunod naman ay itong dress na to. Ayan. Puro dress yung kinuha ko because syempre pang simba-simba, pang office tuwing Friday. Yan. Ito siya. And yan. Then may zipper siya dito sa gilid. And wala siya. Hindi ko alam yung brand na to. So, ayan siya. Diba? Ang ganda. Ito namang next is pa-preview lang nitong shop na to. Ayan, di ko expect magpa-preview siya, bale. Di ko alam kung tatlo or apat yung kinuha ko. Tatlo yata yung kinuha ko sa kanya. Tapos sabi ko, bakit sobra ng isa? Sabi niya, pa-preview niya lang daw ito. Yay, cute. Ayan siya. Then may dalawa siya. Akala ko may pocket. Oh, wala. Ayan, ito siya. And sobrang ganda ng mga quality nitong mga damit na nabili ko sa shop na yun. Hindi makakalain, nasa 150 pesos lang siya. Kasi, oo, dun tayo sa mag-shopping tayo ng work. Halimbawa, Divisoria. Divisoria, yes, brand din siya, but yung quality. Diba? Ito kasi, pwede siyang ukay or pwede siyang pre-love. Yes, gamit na, pero yung quality nandun pa din. Next is this one. Dress ulit. Itong dress na to. Ayan. So, mahaba. Mahaba siya. Tapos, meron lang siyang tali. Para may magka-fitch. Ma-fitch. Bala ko dito sa dress na to. Aayusin ko siya. Tatahiin ko. Lagyan ko ng bagong design. Diba? Trip lift ko siya. So, tignan ko muna kung okay lang ba siya na kahit na naka-dress lang or pwede ko pa siyang mag-XL kasi medyo mahaba to. But, alam niyo yung, di ba, uso na nga yung mga vintage dress. Ganun. Ito siya. Next naman ay ito. Yan. Kung mapapansin niya, puro bulaklak. Ewan ko, parang ang ganda lang niya. Basta, puro bulaklak. And then, ganito yung side plan. Yan. Then, may mga design lang siya dyan. And, yan. Manipis nga lang siya, pero hindi naman halata yung bra dito. Basta maganda yung quality niya. And, siguro, kakasya to hanggang large. Char. Hindi ako nag-online sa inyo. Then, maganda yung quality niya. Ito naman, dito, ako, ito naman, medyo, ito, ang iti-thrift flip ko kasi pag dress siya sa akin, sobrang ikse ba. Pag yumuko ako, kita na yung kuyukot ko. Girl, ayan. Medyo ako dito, ilag ako dito. Pero 80 pesos to. Ayan. And manipis siya. Pero pag dito, ayan. Kita nyo ba? Basta manipis siya. Oh.
90s. Pero okay naman yung design niya. Siyempre, ito lang yung pros and cons ng online, di ba? Siyempre, kapag online, hindi mo naman nakikita or naisusukat yung mga damit. Di ba? So, may tendency na malaki sa'yo, or maliit sa'yo, or kasya sa'yo. Pero ang kagandahan naman nito, hindi ka nalalabas. Di ba? Hindi ka nalalabas. Di? Pero dapat to, huwag mo na isuot agad. Kahit nasabi natin pre-love or... Diba? Pinicturean na nila or anything. Labhan nyo pa din bago nyo isukat. Okay? So, next dress that I got is from this shop. Basta insert ko na lang dyan kung anong shop yung pinagbilan ko. Halo-halo na. Hindi ko na maalam kung saan. Ito. Itong dress na to. And it looks like vintage dress. Mahilig na ako sa vintage. Diba? Nakikita ko siya sa Pinterest and ang gaganda. Ayan. Yan yung ilalim niya. Then, ito ang brand niya. XXXL daw siya. Ayan. And meron siyang ganito dito. Diba? Pack siya. Pang office-office. Pwede na. Maganda siya, promise. Next is, ito yung nagamit ko na to kahapon. Ayan. Pakita ko na lang yung picture. Ayan siya. Yan yun nung nasa shop siya. Ito siya. And if you are familiar sa texture ng school uniform, mas manipis lang ng konti. Ganito yun. Next is, ito yung dahilan kung ba't ako nagpapapayat. Char. Ito. Medyo masikip siya sa akin. Pero ang ganda niya. Vintage din siya. Parang style vintage dress siya. And I love the texture. Sobrang ganda and high quality. Ito, meron din siyang ganyan, tali papuntang likod. And yung front niya is, ayan. It's so, quality talaga. Hindi mo akalain, 150 lang to. Itong shop na to is, yung price niya yata before is nasa 200 plus. Pero, syempre, nag-sale sila for 11.11 para sa ano. For a cost yun, something ganun. Kaya nag-drop siya into 150. Ayan. Then, last but not the least sa mga napamili ko is ito naman. Sobrang ganda niya din. Ewan ko, teka lang, baliktad kasi siya. Ang ganda. Ayan, ito yung baba. And ito siya. Diba? Mag-glittered-glitter siya. Tapos, ito yung detail niya sa likod. Yan. And, ito yung front. Tapos, may pa-sleeves lang siya dyan na manipis. Ayan o. Visible nga ako eh, diba? Visible din yung kamay ko. So, yun. Then, sa shop na to, meron siyang pa-preview sa akin. Ayan. So, bala ko dito. Ito, manipis siya. Bala ko dito, lalagyan ko siya ng bralette. Like this. Yan. That's all for today's video. Sana na-enjoy nyo ito. And disclaimer lang guys, hindi ko ini-encourage everyone to do ukay-ukay, ganyan. So may mga gusto lang naman. Ako kasi I love ukay-ukay and the quality is, yan. Hindi naman totally ukay siya. Mostly pre-love siya. Yun. Looking forward ako, baka i-trip-flip ko yung pag nagamit ko na kasi siya. Gusto ko, ano na, eh, hindi ko na siya gagamitin ulit or twice ko lang siya gagamitin. Kaya bala ko siya i-trip-flip para magkaroon siya ng ibang design. So, yun. Yun lang guys. I hope to see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe and like this video. Bye! This time of vlog. Kape!